ganda na ng panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, buulan, aataw. Hindi alam na ano na ito isa pwedeng maging pagkain. One or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign niya, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusapan po natin ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw ako po si Amy Buico at ito ang Mag-agree na tayo. Ngayong araw, kasama ko po si Engineer Rosendoso, ang chairman ng SINAG o Samahan ng Industriya ng Agrikultura. Kasendo! Yeah, Amy! Magandang hapon! Hello po! Magandang hapon, umaga at gabi! Yeah! Hola! Palagi ang tanong sa akin sa mga interview is bakit daw mataas ang baboy? Wala tayong magawa, no? Kasi yung stocks natin kulang talaga dito sa norte, dito sa Luzon. No? And yung 70% na nawala, talagang malaki yon. Kung 6.5 million ang heads dito sa Luzon, ang nawala is almost 4.5 million heads na. So, hindi ganun kabilis na i-replace yun. Kaya ngayon, kumukuha tayo sa GenSan, General Santos, and yung Bisaya area. Mm-hmm. Ang isang problema na nangyayari ngayon, kasi yung Mindanao, nababawasan na rin kasi yung production ang share ng Mindanao more or less mga 3.8 million heads. Dito sa Luzon is 6.5 Mas marami kaya ngayon yung supply doon sa Mindanao na 3 point something is kulang talaga sa atin yun kasi doon. Kaya yung Bisaya nagtarating din. Pero ang tingin natin kasi yung Mindanao maraming area tinamaan na rin. So mababawasan 'yan at itong mid of the year doon tayo magkaka problema, yun ang sinasabi ko. Kaya yung border control, kinausap ko nga si the other day, no, na yung sa USEC ng DA si sila tsaka ang bagong pumasok na bae, no, director, na dapat control natin yung pagpasok dito sa ating bansa. Yung ginagawa ng other countries dapat gawin natin. Kasi sinubukan na natin dito na bantayan yung mga movement ng local racer. Pero walang nangyari. Kaya ang gawin is yung control borders naman ang kailangan natin. Opo. Sa akin po at sa tingin ko lang talaga, kailangan po natin yung control dun sa border kasi hindi naman po mangyayari lahat ng ito kung na-check po lahat. And kung sa atin lang naman, di ba? Kaya natin panatilihin na malinis. Kaya natin kontrolin. Pero kung manggagaling sa ibang bansa at darating sa atin, wala po talaga tayo. Kung wala itong border, wala tayong magagawa. Di ba? Yes. Ang inaano nila is naglalagay na sila ng borders, nag-install na. We hope na mas mabilis yun kasi kailangan natin. Ang importante yung maski wala pa yung borders facility, yung testing na lang ang umpisahan. Oo, importante para, yun. Para no, lahat na papasok may test, mas kampante tayo. Kaya sinasabi nila, kailan ba ba yung port? Sabi ko, walang pag-asa.
eh siyempre walang pag-asa kasi malaki ang nawawala eh, no? So, huwag na nilang isipin na bababa yung presyo, sabi ko. Pero kasi tumitanong ako, di ba, wala, ano, malaki yun na bawas, darating ba tayo sa araw na tuluyan na, na wala tayong supply ng baboy? Medyo nakakatakot isipin, pero kapalagay mo, ikaw. Pwede mangyari yun, no? Kung hindi natin ma-check talaga yung border inspection natin na papasok dito sa ating bansa. Kasi dito sa atin, yung mga LGU, grabe ang pagbantay dun sa mga lightweight eh, no? Pero hindi nila nahinto eh. Hindi rin nahinto. Ibig sabihin, mali yung direction talaga. Hindi dapat yung local pig eh, lahat tinetest eh. Ibig sabihin, kung may shipment, may mga papeles lahat na may test na sakit, ganun, or wala. Kung may sakit, hindi makakalabas yun. Ganun katindi. Pero hindi pa rin na-control itong ASF dito sa atin. Yes. Kaya gusto ko itong kampanya mo kasi hindi pagpatuloy mo yung laban sa border. Kailangan natin yan. Kasi dito sa Bisaya, wala na po kami baboy talaga. Yes. So, sa Nueva Ecija, wala na rin. Pangasinan. Umabot na lang laon yun. Ilocos Sur, no? So, ako ang bagnet. So, Asendo, ang bagnet. Mamimiss natin ang bagnet. Meron pa rin naman. Pero yung stocks is galing sa Bisaya, Mindanao. Bisaya, Mindanao na. Yun na. Pero Gensan. Yun nga. Kampanya mo na yan eh. Go na go ako dyan. Push mo po yan. Nako, yeah. Para po sa kakasamahang mga nagbababoy. Eh, ang dami pong naparalisa. Pero kasi ito naman sa ating programa, meron tayo yung talagang ilang episode na to eh. Gusto kasi natin na talagang maunawaan. Promote! Yeah. Oo, saka ma-promote din ang pag-aalaga po ng hito. Yan, yes. Yan isang alternative na pwede din gawin sa backyard kasi ito, di ba? Oo. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Marami naman pwedeng alternative na food na pwedeng pumasok. Kaya sabi ko, huwag ninyo palaging tingnan yung baboy kasi everyday na lang nasa news mataas yung presyo ng baboy. Wala tayong magawa dyan, sabi ko. Oo. Meron naman mga alternative at isa nga po itong hito. Mamaya kasi ito, mas marami pa tayong malalaman tungkol sa pag-aalaga ng hito at meron po tayong mga kasama na ito eh. Parang madadalas na sa atin. Yeah. Kaya abangan po yan ng ating mga manonood. Ito po ang Mag-Agree Na Tayo. Mag-Agree Na Tayo. Ayan ka, Sendo. Nagbabalik tayo dito sa Mag-Agree Na Tayo. Sabi ko nga, meron tayong mga kasama. Saka yung mga kasama natin, hindi na po iba. Nakasama na po natin siya dati. So ngayon, papakilala ko po sa inyo. Siya po ay retired police senior inspector at hito breeder since 2017. Siya po si Sir Edgar Torres. Hi, Sir Edgar! Major! Hello, madam. Thank you. Hi! Gandang hapon. Good afternoon, sir. Sindong. Yeah. Long time no see, ah. Yes, sir. Pasya lang kita minsan pag may time tayo. Yeah, sige. Ayan. Kaya, Sindong, sabi ko sa'yo last time, iba na yung hinuhuli ni Sir Edgar. Ngayon, itong mga hito na ang kanyang hinuhuli. At pag-uusapan nga po natin yung hito. Napag-usapan po natin yung breeding sa kahatchet. This time, pag-uusapan natin itong grow-out na tinatawag. Sir Edgar, Major, explain mo naman sa amin, paliwanag mo naman po, ano po ba yung grow-out na sinasabi natin sa hito? Yes, ma'am. Bali, ganito kasi yan. Ang fry, di ba, pinapalaki natin siya sa concrete pan in 1 week.
So after na mapalaki natin sa concrete pan ng 1 week, kasi doon natin hinahatch yan sa concrete pan muna, di ba? O yan, ilalagay na natin siya sa fry grow out nursery pan. So bali, mayroong preparation yan. Pagka naglagay tayo ng fry sa nursery pan. So bali, mayroon tayong pan preparation doon. Yun nga, yung magda-drying out. Ida-dry out natin yung nursery pan. Pagkatapos, para pag na-dry out kasi mamamatay yung mga ibang isda doon na naiwan, at yung mga toxic material doon sa kwan, sa nursery pan natin, sisingaw, matatanggal. Ngayon, pagka after 2 days natin na ma-dry out yon, maglalagay na tayo ng tubig, magpa-pump in na tayo ng tubig. So, pagka nakapump in na tayo ng tubig, kailangan iti-treatment naman natin yon. Maglalagay tayo ng ang sa akin, kasi ako ang gumagawa ng sarili kong treatment sa tubig, mga gamot ko. Yung ginagamit ko is yung lime, yung apog, yung probiotic, at saka kwan, yung molasses. Yun ang ginagamit ko. So, ako mismo ang gumagawa noon, yung kwan, imi-mix ko 'yon, lalagay ko sa timba, imi-mix ko sa tubig. At 'yun yung ibubuhos natin sa kwan, doon sa nursery pan pagka mayroon na siyang tubig. So, kailangan yung water level naman noon, yung paglagay natin is maximum of 2 feet. Hindi gaarong kwan muna. Baka malunod yung isda natin. Kailangan mga at least 2 feet lang muna yung tubig. At saka pag na-treat na natin yon, pwede na nating yung fry releasing na sa tubig para doon na sila lumaki. Kasi mas madali silang lumaki sa nursery pan na earth pan. Lupa ito, yung sa lupa na sinasabi ko, kailangan maputik yung natin, yung earth pan natin. Kasi doon sila maglalaro, talagang mas kuan yung katawan nila pag medyo maputik siya at medyo malumot. Yan, gustong-gusto ng mga fry natin yan. Marami ang survival rate pagka ganon. So, kung nai-release na natin yung ating fry, kung na tayo, maglalagay na tayo ng yung mga anti-predator na devices natin. Kailangan maglagay tayo ng net para walang makapasok na palaka. O kaya yung ibang kuan natin, yung ibang kuan, yung predator na andyan yung ahas, palaka, na yung bullfrog, kasi yung itim, yung toxic na frog, hindi naman kumakain yun . Ang delikado dyan, yung bullfrog. Yung naulam. Yung pangalawa, yung ibon. Yung ibon na kahit gabi kumakain, yung malalaking ibon yon, yung tigaak ang tawag sa amin . Yung kulay puti at saka yung kulay brown. Pangalawa, yung mga kingfisher na ibon yan, malilit lang sila pero madali silang makahuli, lalo sa hito. Kasi ang hito, mostly kasi sila pag bata pa, andun lang sila sa mga gilid-gilid yan ng earth pan. Makikita natin yan after 1 week, doon gumigit na sila. Pupunta na sila sa gitna ng nursery pan natin.
So, kailan maglagay tayo ng mga kung na yan, anti-predator na devices o materials. Ngayon, pagka okay na yon, yung feedings naman, importante kasi pakainin natin. Ang kasi, ang fry, kailangan at least 6 na beses na pakainin sa isang araw. Mas maliwanag o mas magalaw sila in early in the morning bago magkaroon ng ano ng araw, at in the late naman, yung very late in the afternoon, yung magtatakip silim, diyan sila masyadong ano magalaw yan sila, kasi ano eh mas nakakakita sila pagka ganun na medyo madilim siya. Pagka maliwanag, may mayroon ng ano araw, hindi sila gaanong nakakita. Nandun lang sila sa ilalim. So, mostly, nasa ilalim na lang yan sila. May ibabaw lang yan pagka ganun, pagka medyo makulimlim. So, importante yon, pakainin natin ng umaga, maagang-maaga, tapos mga tanghali, tapos sa hapon, sa gabi, pakain din. Lalo na sa hanggang ako nagpapakain ako ha, hanggang alas 10 ng gabi eh. Pero oo. Oh, kaya pagka-fry kasi kailangan na. Pero kuan, kailangan yung manageable yung paglalagay mo ng pagkain kasi baka masayang naman. Kailangan yung tama lang na ano, hindi baling lagi kang nagpapakain, at least sa kuan naman. Minimal naman yung pakain mo. Opo. So, ganun. Pakainin natin. At yun lang, yung practice lang na yun. Kailangan may hands-on ka talaga sa fry. Kasi yan ang pinaka-critical na stage nila eh. Pag nandun sila sa nursery pan. Opo. Yan ang pinaka-critical stage. Kasi madali yan silang mamatay pag napabayaan. Pag hindi mo napakain naman, ayun, siyempre, manghihina sila, mamatay sila. Yung temperature naman ng tubig, kailangan din manageable yun na kailangan tinitingnan mo rin. Kasi lalo ngayon, kung malamig, kailangan nagpa-pump-in tayo sa gabi. Kasi pag nag-pump-in ka, yung tubo, na yung water pump, nakadirect siya sa tubo, sa lupa. So, nai-explain ko naman nung nakaraan na yung lalim ng tubo natin, hindi gaanong malalim. Ano lang, shallow water lang tayo. Kasi madulas-dulas yung tubig noon, mas gusto ng isda yon. Tapos, pag masyadong malamig o kaya umulan, kailangan magkarga tayo ng tubig para makontrol natin yung, ano, yung mga acid na nanggagaling sa ulan. O kaya yung makontrol natin naman yung temperature ng ano ng tubig natin sa nursery pan para hindi ganong, at saka nagbibigay ng parang aerator na rin nila yon, nagbibigay ng oxygen yun eh pagka nagpa-pump-in tayo ng tubig. So 1 month yon, after 1 month pwede na natin silang kunyan i-harvest yung ating fry, magiging fingerlings na yan kasi laki na yan ng ano ng nasa 1.5 to 2 inches na yan. Yan ang minimum na kanila, minimum na size na nila yon. Opo. So pwede na natin yan ibenta sa mga grow out fish farmer naman natin. Pagka ibinabalik naman natin yan pag in-harvest na natin yan, gagamit tayo ng harvest net, ng fingerlings. Dadalhin natin ngayon ulit sa kwan, sa concrete pan para malinis sila. Then, isa-sizing natin yung maliliit, may hiwalay, yung pare-parehas dapat yung, ano, yung kanilang mga sizes. Okay. So, pagka na-sizing na natin, yun na, pwede na nating ibenta
sa ating mga kliyente. So sila naman na ngayon yung magpapalaki noon. Opo. Ayan, Sir Edgar, wag kang magpapaliwanag mo. Pero nadinig ako kanina na medyo nag-twitch yung utak ko eh. Parang tank gumalan. Sabi mo kasi kanina, nalulunod yung isda. Malulunod. Kaya dapat 2 feet lang yung water level. Bakit po? Eh di ba kasi isda na yun? Hindi, ganito kasi yan. Ang hito kasi, mostly, doon sila sa ilalim. Nasa bottom sila. Ngayon, kung masyadong malalim yung ano, yung panahirapan din yan sila na kumuha ng oxygen sa taas. Kaya kung ano, fry pa lang, at least 2 feet yung ano natin, then sa grow out pan naman, at least 1 meter naman yung ano, yung taas niya kung magpapalaki na tayo ng fingerlings. Papalalim siya ng palalim, pagka bumalik, may hirapan na siya, kaya dumuugusan siya ng hangin. Tama po ba? Oo, may stress kasi sila masyado. Pagka... Opo. May nabanggit din kayo kanina yung sa treatment. Ganyan yun ng molasses, ng apog. Tama po ba ako? Oo, kailangan kasi maglagay tayo noon pang treatment natin ng doon sa tubig bago tayo maglagay. Kasi kailangan very comfortable sila doon sa paglalagyan natin na nursery pan. Yung, kasi kung ma-acid yung tubig, yung marumi naman masyado, madaming ano, mataas ang ammonia level niya, pagkarga mo pa lang in an hour, patay na yon. Mamatay sila. Paano po natin ina-apply itong mga treatment na ito? Paano po ito nilalagay dun sa earth pad? Sa akin kasi, ang practice ko, ako mismo ang gumagawa ng aking ano, yung probiotic ko nga. Kasi yung probiotic ko, very essential siya sa growth at saka sa mga sakit ng kwan. Actually, bacteria yun eh. Ako mismo ang gumagawa yung lactobacillus ang ginagamit ko at saka molasses. Nagpe-ferment ako noon. Kaya yun yung minimix sa apog. Kasi yung apog naman, yun yung pangtanggal naman ng mga toxic sa ammonia at saka yung ibang toxic sa tubig. Tatanggalin niya yun. So, 2 days yung preparation ko doon pag naglalagay ako noon. At nagbibigay siya ng mga... Yung molasses naman kasi, nagpapalumot yun sa tubig. Yung magiging madulas yung tubig. Hindi harsh. Oh. Hindi sila harsh doon sa skin nila. Kasi yung skin ng ano, yung balat ng hito kasi, ano siya eh, parang balat lang natin yan eh. Wala siyang kaliskis eh. Pag nasugatan niya ng kaunti, o kaya nagkaroon siya ng mga punjay, yung sakit, hindi na siya makakasurvive. So, kailangan natin talaga ng... Yung ano, di ba, yung pang-lab-lab, para dumami yung lab-lab, ilan days yun na, ano, kailangan na i-broadcast yung molasses, saka yung mga itong mga lime, di ba? Yes, sir. Bali kasi itong, yung lablab kasi, yun naman, nanggagaling siya sa tai ng manok. So, dito sa grow out pan, yung grow out ng fingerlings, yun talaga, ina-apply ko yung tai ng manok. Kasi yun ang source din ng pagkain na nila eh. Pagka naging lumot kasi yun, may ibabaw yun, sir eh. Pagka naging lumot, may ibabaw siya, kinakain yun ng mga fingerlings. So doon sa maluwang na area, yun yung ano, yun yung kasi yung kwan natin, yung tahi ng manok o yung tahi ng mga kambing, ganyan, sa kwan, manure,
nakakatulong yan na nagbibigay ng ano ng gumot. Gumot. So lablab. Sa nursery pan, so kaunti lang, hindi ganong kuha ng ano noon. At inilalagay ko lang 'yon pagka yung nag-dry out ako, 'yun yung minimix ko sa kuha na nilalagay, ina-apply kasama yung apo. After ilang days, pwede na ilagay natin yung fingerlings doon sa preparation. Bali, aabot siya sir ng kwan eh, ng mga 4 to 5 days. Mm. Pwede na ilagay yung ano, yung fry natin sa grow out pan na nursery natin, nursery pan. Okay, after that eh, ano, how many days naman eh bago ka magpapakain ng kids? Yung kwan sir, kailangan na paglagay mo ng ano na ng fry, maglagay tayo ng early in the morning. So eh sa gabi magpapakain na tayo sa hapon. Mga 5 or 6 o'clock in the afternoon magpapakain na tayo ng ano ng fry booster. So minimal lang muna, konti-konti lang muna ang lagay natin, titingnan natin kasi nandun lang sila sa gilid yan sir eh. Nandun sila sa gilid lang yan ng ano ng nursery pan natin. Doon sila dumidikit lang muna yan sa mga lupa. Yan, pakakainin natin yan. Sa gabi, dalawang bisa ko nagpapakain eh. So, tapos sa umaga, dalawang bisis din, madaling araw, nagpapakain na ako. Saka bago sumikat ang araw, papakain na naman. So, tapos sa tanghali, bibigay din ako pag tanghali. Kailangan, mapakain natin sila ng maayos. Kasi yun yung kwan nila. Masilan pa yung mga yan. Kumbaga parang baby din na ano, na alagaan. Masilan sila. Magpapadidi ka sa gabi. Magpapagata sa gabi. Umiyak. Magtitimpla ka kahit madaling araw. Magtitimpla ka ng gatas. Ganun lang yan. Walang pinagkaiba sa hito yan. Kailangan makainin natin. yung fry, di ba? After yung booster fry, ilan days bago ka mag-ship ng pre-starter? Actually, sir, mas maganda kung diretso lang muna tayo sa fry booster eh. Diretso ang pakain natin. Isang buwan? After 1 month, diretso lang yan. Kung mas maganda pa nga, ang ginagawa ko eh, pagbago-bago pa, nag-gra-grind ako ng egg. Grina-grind ko yung egg, hinahaloan ko ng fry booster. Yun yung unang pinapakain ko. Yun yolk. Egg yolk. Egg yolk niya. Egg yolk. Oo, yun. Grina-grind ko sa grinder. Minimix ko sa kwan, sa fry booster. Yun yung... Kasi yung iba kasi, di ba yung fry booster natin, floating yan. Pero yung ibang ano kasi, nandun lang sila sa ilalim. Okay. So, optional din naman kung gusto mo ng kwan, gusto mong lagyan ng tubig yung ano, yung fry booster, pwede mo siyang kwan, wet feeding. Kasi andun nga lang sila sa karamihan nandun sa ilalim, di pa sila gaanong, lalo na yung first 1 week. So, pwede kang mag-wet feeding. Pero ako yung, ano, yung itlog kailangan na iloto, no? Tama 'yon. Tapos gigiliin. Ilaga natin yung itlog. Ilaga. Yeah, kunin yung pula. Tapos i-grinder natin, i-mix. Pag minix mo kasi sa kanyan, yung ihalo mo sa fry booster, lulubog yung itlog kasama yung fry. So hindi na kailangan na basain yung ano, hindi na kailangan mag-wet feeding ka. Yun ang purpose. Yun ang purpose. Wait lang. Pula lang po yung kukunin doon sa itlog. Oh, yung pula so, lang. Kasi yung... Paano kung pagsakasama yung puti? Okay. So, hindi matigas. Talaga siya pwede lang. Oh, yung mas maganda yung pula. Kainin mo na yung puti. Para yung ano, yung magbabantay, malakas din siya.
Sabay sila nung nag ano nung hito mismo. Oo, oh, yung breeder na ang kakain ng ano ng kwan ng puti. Yung pula, oh. Yun ang kainin ng kanyang alaga. Bali, gano'ng kadalas po na merong halo na itlog yung pinapakain nyo o all throughout? Halos, kwan, doon sa stage na yon na 1 month, halos ganun talaga ang sistema, ang pagpapakain. Para yung kaya, protein. Yung ano kasi, yung protein, mataas yung ano eh, yung sa itlog, no? Para mabilis lumaki. Yes, talagang yun ang pinaka pa. Tsaka malansa yun, sir. Ang gusto kasi ng isda yung naamoy nila yung ano yung malansa eh. Na ano sila doon na parang natatakawan sila o pagka naamoy nila yung ano yung lansa ng itlog. Kaya mahirap talagang magpalaki ng fry. yung iba kala nila ganun-ganun lang eh. Magastos din talaga. So after 1 month, pre-starter na papakain mo. Tama? Konser, iha-harvest na natin 'yon. Babalik okay. Natin sa concrete pan pagka maibenta na natin 'yon sa mga client natin. Ang sinasuggest ko sa kanila 1 week na may transition kasi from starter yung pre-booster to pre-starter. So kailangan may transition 'yon. Una pag nailagay sa grow out pan, di fingerless na siya, napili na, ilalagay na sa grow out pan ng client natin. Sabi ko, pakainin mo nyo muna ng one pre-booster. O, kahit pre-booster na, kahit wala ng itlog, pre-booster na 'yan. For 1 week. After 1 week, imimix na yung pre-booster doon sa pre-starter para hindi sila mabigla. So, ganun, mga 3 to 4 days na kuwat, pwede ng pre-starter na lang ang ipapakain natin. So, Manong, bali, ano yun, no? Kung grow out lang ako, mag-start ako doon sa magari 1 inches o 2 inches, di ba? So, ang papakain ko na lang ng booster is 1 week. Tapos, mga 1 week. Tapos pag pre-starter na ako, pwede na. Pwede na. Pero kailan may transition tayo na 3 days. I-mix natin yung 1:1. Mimix natin yung pre-booster saka sa pre-starter. Para hindi sila mabigla. Kasi pag nabigla yan, mamatay yan. Hmm. At saka hindi sila kaanong kakain. Okay. So yung pre-starter up to how many days naman? Hanggang kuwan na yan? Hanggang mga 3 weeks. After 3 weeks, pag makikita naman natin, abot na ng 1 month yon, kasi laki na ng mga kuwan natin, pwede na natin pakainin ng starter. Pag may cigarette size na sila. Kaya na nilang, kasi makikita naman natin pag nagpakain tayo at kaya na nilang kainin yung starter, yun na, pwede na. Kasi mas malaki na yung butil nun eh. At ganun din ang sistema ulit. Mayroon tayong transition. May imimix natin yung ano, yung pre-starter sa starter. Imimix natin ulit. Ganun pa rin, para hindi sila mabigla. So ano, after that, after 1 month, yung susunod na stage is grow out na, ganun na kagad? Or ilan months yung starter? Kano katagal? Kwan yun, sir. Mga after, mabilis na kasi ang paglaki nun eh. Mga 2 weeks siguro, kailangan nang mag-mix ka na ng grow out dahil marami na yung ano eh. At kailangan na rin mag-sizing. Yung mga past grower natin, in 1 month kasi, may mga kasing laki na ng thumb natin. Tatanggalin na natin yon, kasi yon ang kakain dun sa mga nahuli na lumaki. Kailangan matanggal natin. Matanggal? Natin. Oo, mayroon tayong harvest net ng mga past grower.
yung mga 1 inch na ano, yung 1 inch ng butas nung ano, nung net natin. Yun yung ano, kasi pag sinala mo yon, sasalain mo sa pan, maiiwan yung maliliit doon eh. Ang makukuha lang noon yung mas malaki doon sa 1 inch. Oh, so matatanggal yung ano, matatanggal na yung mga past grower. Ililipat ngayon sa ibang pan yon. Kasi yung iba nagtataka, bakit wala akong inani? Yung pala kinain ng mga past grower yung mga maliliit na fingerlings nila. So ganun, after 1 month talagang magtatanggal ka. Maglilipat ka na. Tama po ako, lilipat lang naman. Oo, i-harvest natin yung naunang lumaki. Yung shooter, tawag, no? Oo, yung shooter, pagka sa fry, sa fingerlings, pag sa grow out na, pag lumaki na, past grower na ang tawag nila doon. Past grower. Kasi doon sa kwan, isasizing natin eh, pagka nag-harvest tayo ng fingerlings, sinasizing natin, ang matatanggal doon yung mga shooter. Opo. Pagka ibininta natin yon, pag pinalaki naman nila sa grow out pan na nila, yung unang lalaki naman doon, ang tawag nila doon is fast grower. Yung maunang, mabilis na lumaki. Yun naman ang isasizing naman doon sa grow out pan na ililipat sa mga ibang sa ibang pan yung medyo pan malalaki. Mm-hmm. So bali yon ang sistema noon. Opo. Sir, mabalik ako dun sa kanina sa pag sa feeding nga. 'Di ba sabi niyo kasi kayo nag-grind niyo pa. Sabi niyo dapat pino. Pino yung pinapakain natin na booster. Okay. Dapat kasi pino kasi maliliit pa sila eh. Hindi pa nila kayang lunukin ito. Ang ginagawa kasi niyan, yung iba, sinisip-sip-sip-sip lang nila yung panya, yung egg, yolk. Oh, pero yung iba naman, inuunti-unting kinakain yan. Kinakain talaga. Yun, parang bata din na alagaan. Opo. Tama nga kayo, masailan niyang alagaan. Ngayon pala naisip ko, na-compute ko na yung trabaho. Parang ang trabaho niya talaga kasendo. Kasi ang ipe-prepare mo, tapos yung sa pagpapakain, 6 na beses ang pakain. Parang dun sa 6 na beses na yun, napupuntahan mo yung fish pan mo eh. Medyo nakakapagod na. Pag-grind ka pa at paglalaga ka pa ng itlog. Ihiwalay mo pa yung pita dun sa puti eh. Trabaho ba? Hindi ba ikaw naman kakain doon sa ano? Kakain! Pero sa puti, ikaw parang kakain eh. Yung pula, papakain mo sa yung isla. Eh, kasi ito, mas masarap yung pula. Yung pwede ipalit. Pero hindi, ang tanong ko po, ano ang ratio nun? Halimbawa, simulan, ano tayo, mag-imagine tayo, gaano kalaki po yung inyong earth pan ngayon at ilan po ang laman? Tapos ano po yung ratio pag papakainin na natin? Bali, sa akin kasi, pag sa fry kasi, maramihan yan pag nag-kwan ako eh. Pag nag-hatch ako, aabot yan ng mga 500,000 na fry, ganon. 1,000? Yun ang parang pinaka-minimum ko. Ngayon, ilalagay ko sa mga kwan ko dito, sa mga nursery pan ko, after 1 month, yun, talagang i-release na natin sila. Kasi kung kwan naman, magtatagal sila dito sa nursery pan, maubos, magkakainan sila. Parang malaki din yung budget para dito sa ano, di ba, Kasendo? Yeah. So yung mga iba naman, yung grow out, hindi na dumadaan dun sa states na yan. So, ang bibili nila kay Manong is yung 1 inches or 2 inches na lang. Depende. So, doon na lang para grow out na lang. Para hindi ganun kahirap. Mas madaling alagaan na yun. Oo.
papunta na po yung sa bentahan. After ano, after 3.5 months, pwede nang ibenta yan. Opo. Pero maganda yung, maganda din po kasi yung sa inyo, Sir Edgar, yung talagang ano ba yun, matibay. Matibay yung mga prior natin, di ba? Pagdating sa mga... Eh, yung mortality po, halimbawa, habang nandiyan sila sa Earth Fund, ilang percent ang mortality? Meron po bang namamatay din habang nandiyan sa Earth Fund? Kung minsan, halos abot din ng mga 30%, 40%, ganun eh. Depende kasi yun, madam. Sa klima, sa kuan, sa tubig, kailangan talaga nakatutok. Balikan ko po yung sa tubig, sabi nyo kanina, gusto, ano ba gusto nila? Malamig? O yung medyo mainit? Ano nga ulit? Mas maganda yung temperate talaga. Yung parang sa atin din, mas yung kuan tayo, yung comfortable tayo. Ang isda ganun din. Ayaw niya yung masyadong malamig, ayaw din niya yung masyadong mainit. So andun siya sa comfortable siya. Hmm. Oh, curious po ako, pagka nagpapa-dry out po kayo, saan po ang tapo ng tubig niyan? Meron kasi akong septic tank din. Kasi used na yung tubig na yun eh. Kaya inaano ko na yun. Pinapump out ko na talaga. Tinatanggal ko na yun. Parang wala na kasing ano yun eh. Yung mga dissolved oxygen niya, ammonia niya, marami na. So, pinapump out ko na yun. Mayroon akong septic tank talaga. Tinatapon na yun. Tapos magkakarga ako ng panibagong tubig. Yung itong mga grow out, di ba? Pagka umabot na ng 2 buwan. Yung mga iba, pinapakain na ng mga isaw, gano'n, di ba? Yung isaw na galing sa dressing plant. Or yung... para at least makatipid. Kasi hindi kaya, no? Hindi kaya maanong agad. Kung lahat eh, feeds ang papakain, baka magastos masyado. Talagang kung feeds lang ang papakain natin, sir, magastos talaga. At saka ang hito natin, hindi siya sa experience ko, hindi siya matibay yung balat kung feeds lang talaga. Kailangan din natin ng mga alternate feedings katulad ng asola, yung ating carnivores kasi ang hito eh. Kaya kailangan tayo magpakain ng mga karne. Yun, yung isaw, yung chicken, o yung mga, kuan na, yung mga sirang hotdog, yung mga, yung iba, yung mga... Expired na hotdog, yung galing sa palingke, yung pinagtanggalan ng mga isda rin, yung mga... Bituka. Bituka, has. Taha. Hasang. Yun ang kasi yung malansa kasi yung yun gustong-gusto nila. Oh, yung malansa. Mas matibay yung kanilang balat. Yun yung napansin ko ah. Pagka nagpapakain tayo ng mga karne bukod doon sa feeds. Opo. Ayan, may follow-up question ako diyan pero sasagutin niyo po ito sa ating pagbabalik. Ito bang mga, sabi mo nga, hasang, yung bituka ng manok, niluluto ba muna natin yan bago natin ibinibigay sa ating mga alagang dito? Sagutin niyo po yan sa ating pagbabalik. Ito po ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Nagbabalik po, mag-agree na tayo. Ayan. Sir Edgar, Major. Ito ba yung mga pinapakain natin na hasang, na bitukang manok? Ito ba luto ba o kilaw? Ano ba ang mas ano? Mas maganda talaga kasi dapat lutuin. Mm-hmm. Ang ginagawa natin kasi kung lulutuin natin, mas madaling kuan niyan eh, makain nila kasi mas malambot at ma-digest. Kumbaga, makukuha nila yung tamang nutrients
pag talagang naluluto, nalalaga. Ganun ang ganyan. At saka mas malambot, mas madali nilang malunok, kumbaga. Yung ano, yung flesh meal, kung magpakain tayo ng mga flesh meal. Si ang tindi kasi, tendency kasi niyan, hindi rin magpupulyot yung ating tubig kung naluluto yung kanilang kakainin. Sa akin, yung kwan ko, yung practice ko, talagang nilalaga ko sila yung pagkain ko sa hito ko. Opo. Saka, six ko lang din naman po, no? Alam mo kasi, do, iba din kasi yung amoy nung bitukan ng manok. Pagka, ano, syempre, ilatambak mo muli, hindi pa naman agad-agad na ilalagay yan doon sa fish pan. O kaya yung mga hasam. So, maamoy mo, dito kasi nabisiya, marami ding hituan. So, pagka dumaan ka, alam mo na na may hito doon eh. Saka, pati nga po yung dumi ng manok, kasama din doon, di ba? So, sabi siyempre. Ko pagka, alam na natin na yun ang, ako, may hito dito. Eh, sir, nakita ko likod bahay mo mismo ang ano eh, yung ginagawa mo. Siyempre, nakaka-apekto din yung amoy sa ating mga kasama sa bahay, di ba? Oo, kailangan talaga. Pagkadating ng ano, ng ating flesh meal, yung mga papakain natin, talagang diretso na sa drum yan. Ako, may drum kasi ako na kwan eh. Pero usually, doon sa grow out pan ko ito ginagawa. Doon na sa malapit sa grow out pan, doon na ako nagluluto. Para pagka niluto ko ng hapon, ganyan, pagdating galing sa pinagkukuhanan ko, lalagyan ko na ng kanyan, ng kahoy yan. Pagdating ng umaga, ano na siya, malamig na. Kasi hindi mo pwedeng ilagay doon sa kwan, na ipakain pag mainit. Siyempre, mamamatay yung hito natin. Hindi ka agad makukuhan yun eh. Hindi ka agad na lalamig yon pag inanom mo sa tubig. So mas maganda yung malamig na yung ano yung ipakain natin na laga. So yan lang naman eh, alternative lang po naman yan sa feeds para po makamenos tayo din. Oh, yun yung isang alternatives natin na para makatipid sa pakain. At kung din malusog din yung ano, mas malusog yung hito natin talaga. Kasi kailangan din na nila talaga yung ano yung karne. Kailangan ng katawan nila yon. Opo. Kasi nga carnivorous itong ating mga alagang hito. Yan ay kasama talaga opo. Sa nature. Opo. Ang bilis din lumaki eh. Basta umabot na ng ano no? Umabot na ng 1 month, umpisa na yung paglaki nila. Oh, yes sir. Kaya kailangan talaga maglagay tayo ng mga flesh meal talaga. Kung feeds lang, baka kwan, maubos din yung ano natin, budget natin. Kasi ang mahal ng mga feeds. Buti oh, kayo, ta mayroon kayong sariling paggawaan. Pero ano pa rin, siguro kailangan mga 60% maghanap tayo ng source ng galing sa dressing plant, no? Yes, sir. And, para at least bumaba ang costing. Yes, sir. Kailangan talaga. Kasi kung feeds lang tayo, kung itaas naman natin yung ano, yung presyo ng hito, eh baka mahirapan naman yung mga buyer natin. Pero ngayon, anong magandang presyo ng hito ah? Oh, sir. Maganda talagang okay yung price ngayon kasi unang-una ito yung alternate nila sa baboy eh. Kaunti na lang siya, palmal ng baboy talaga. Ito yung parang alternate nila na ulam eh. Itong isda eh. Ang wholesale yata, umabot na ng 130, no? Yes, sir. Sa palengke, ang bintahan na doon is 150 na ngayon. Oh. Oo, 150, 160 na. Oo, tumaas na. Dito nga sa Metro Manila, wala ka nang maano eh. Wala ka nang maabutan kasi ubos na sa probinsya. Oh, sir, talagang dito pa lang sa atin, talagang pan na. Kulang pa. Opo. Eh, kaya magandang alternative na ano ito,
livelihood. Pag pumasok yung mga mag-alaga ng hitot. No? Oh, yes sir. Talagang pwede rin sa backyard eh. Pwede rin tayong mag-alaga sa backyard. Yang ngayong inaano ko ngayon na ito sa akin eh, kung tutuusin county lang, pwede naman silang magkaroon ng ano eh, small farming eh, fish farming. Yung mga classmate ko nga na nag-retire, tinuruan ko sila ngayon, nagpapagawa yung mga kulungan ng baboy nila kasi wala na, hindi na makapag-alaga ng baboy. Ipinaturn na nila ngayon sa ano, sa ito nga, fish farming. Sabi ko, ganito ang gawin natin. Pinupuntahan ko sila, tinuturo ko yung setup. So at least may libangan na kayo, kako, may pang-ulam pa kayo. Ang pinakamaganda yan, makakabinta ako ng fingerling sa inyo, sabi ko. Pero ikaw pala yung tumatayo na ng consultant. Oh, basta sa akin bumili ng fingerlings. Free yung advice. Technician advice. Pero may tanong ako yan. Sabi mo nga, napopollute din yung tubig. Gaano ba kadalas dapat pinapalitan ng tubig ng mga alaga nating dito? Depende po kasi yan eh. Kung sa earth pan, hanggang mag-harvest na tayo dyan. Nagpa-pump in lang tayo ng tubig. Mm-hmm. Pero sa kwan, sa mga concrete pan, kung halimbawa yung mga backyard raiser natin, karamihan kasi concrete pan ang ginagamit, doon sila nagpapalaki. Kailangan talaga na kung wala silang ano, wala silang filter, kwan, dapat 1 week kwan sila magpalit, mag-drain sila, palitan nila yung tubig. Ganun ang kwan mangyayari. Kaya mas maganda yung mayroon siyang ano eh, mayroon siyang filter eh. Kahit yung mga kuan, may design akong ginawa diyan eh. So, balik-balik lang yung tubig. Pero nalilinis naman niya sa kuan. Nalilinis naman niya yung tubig kasi dadaan siya sa parang water filtration ba. Mayroong buhangin, may bato, may naglalagay ako ng uling. Dadaan yung tubig yan doon. Tapos yung submersible pump naman, ibabalik niya ngayon doon sa concrete pan. Iikot, parang nagsa-cycle lang yung tubig. Yun yung gusto kong i-design ngayon dito sa kwan ko. Gusto kong magpagawa ng gano'n. Para mahikayat ko yung mga iba na backyard raiser na pwede tayong mag-alaga sa bakuran natin. Mm-mm. Eh, me, kasi ano eh, yung backyard, maraming ano eh, backyard raiser ng baboy na huminto, no? Opo. Takot naman bumalik kasi yung tuloy pa rin yung ano eh, yung spread, no? Kaya in-advise din natin na huwag muna. Maraming alternative naman na ano, na protein na pwedeng kunan. Opo. Saka ito nga, kaya natin ginawa yung programa para pakita din sa kanila na marami pa din pong mga pwede pang sabakan na industriya sa agrikultura. Hindi lang naman talaga pang-baboy. Pang-ano muna, habang wala pa po yung baboy, and meron tayong ino-offer na meron tayong fishery, meron tayong mga plants, fruit-bearing trees, meron tayong mga agritourism kung gusto mo din, di ba? Pwede kang pumasok sa mga industriya ito. Pansamantala, habang wala po yung baboy. At ito na nga, yung rabbitry din, di ba, Kasento? Pasok pa din natin doon. Kaya, gusto ko itong programa natin. Ang daming, parang eye-opener, malawak ang mga ideya tungkol sa agrikultura. Pero babalik tayo sa hito. sabi ni Kasento, nagmamahal na po yung hito. Ngayon, nasa 150, 160. Pagka po galing sa farm, magkano? Sa amin kasi dito, sa grow out pan, ang farm gate price ko is 110 ang binibigay ko. Oo, 110 per kilo. Yung ano yun, yung 3 to 4 pieces ang per kilo. 3 to 4 pieces. Kung meron kang 30,000 na isda,
Yung 3 to 4 pieces eh, compute nga natin. Magandang presyo yun. Mas malaki sa pag-aalaga ng baboy talaga. Kung mabubuhay lang yung ano, mabubuhay mo lang yung alaga mong dito, eh mas mataas ang kwan mo, net income mo sa hito. Per meter kasi ano eh, kung tilapia, siguro 2 per square meter. Pero itong hito, umabot ng 20, pwede. Kung maganda yung pagkagawa mo. So, kaya ano, kasi yung hito, umakyat sila at nag-rebreed sila sa taas, tapos bumaba ulit. Kaya, nag-aano sila ng air sa taas eh. Opo. Kaya mas matibay talaga. Ay yung tilapia. Tilapia, no eh. Hindi ganun. Kailangan may oxygen sa tubig talaga. Opo, ganun talaga ang mas matibay talaga ang hito pagdating sa oxygenation yung sa kwan nila. Resistance, at sa resistensya mas matibay ang hito. Opo. Sa lamig, sa init, talagang kung ikumpara sa ibang mga isda, talagang mas mataas ang resistance ng ano ng hito natin. Sir, doon sa ginagawa mo na grow out, tama ba yung term ko? Doon sa may fryer? Tama ba yung term ko na ano, sa fryer? Grow out din yun? Dalawa kasi yung tinatawag nating grow out eh. Grow out na yung grow out ng fry, yun ang tinatawag natin na nursery pan. At grow out ng fingerlings. Yun yung kwan naman, yung sa fish, yung talagang sa maluwang na yon, sa fish pan na talaga na doon tayo magpapalaki na ng from fingerlings to market size na. Mm. So the term po talaga is grow out, parang pa harvest prior to palakihan. Palakihan. Opo. So, kanina kasi nag-uusap kami ni Sir Edgar, no, Casendo. Sabi ko sa kanya, kung gusto ko magsimula dito, magkano ba yung initial na puhunan? Kumbaga, eh, ina-explain sa akin ni Sir Edgar. So, Edgar, sige nga, medyo pahapyawan nga natin para magkaroon ng idea ang ating mga viewers. Bali, ganito kasi yan. Pagka nag-alaga tayo ng hito, eh kailangan meron tayong talagang pundo talaga. So may pan-support tayo na ibibase natin naman dun sa kaluwang o kadami ng hito na alagaan natin. For example, sa pinakamaliit, sabihin na natin sa 100 square meter na kwan, na grow out pan o yung 10 by 10 meters. Eh, ang 1 square meter kasi ideal is sa akin yung 1:30. Yun ang pinaka minimum ko. So 1 square meter 30 na finger lengths. So sa 100 square meter yung 3,000 ang ikatarga natin doon na finger lengths. Na depende sa size, either 2 inches or 1.5. Okay lang yun. Yun yung ideal. So, ibibase mo naman. Diyan mo na rin ibibase kung gaano rin kadami yung feeding kwan mo, feeding consumption mo. So, ang pakakainin mo is 3,000. So, ang kwan nila sa base dun sa ibang feed company is 1.5 to 1.7 ang feeding consumption rate nila. Pero kung isusuma total natin kasi na ganun ang gagawin natin, so puro feeds ang pakain natin, ang magiging kita natin doon is 70% ay ang expenses natin is 70% lang. Ang kikitain natin doon is 30%. So masyadong mataas. Kaya kailangan pumasok yung alternate feedings natin para ma-reverse natin 'yon.
So, ganun ang kailangan natin. So, ibibis na natin ngayon yung expenses doon sa dami ng ating alagaan. So, bali, sa fingerlings naman, kung sa 3,000 na fingerlings, kung 2 piso yung isa, so, sa 3,000 is, ano na yun? 6,000 pesos na. Sa feedings mo, sabihin mo lang in a week, yung 1 bag of feeds doon sa first month nila, so sa 4 months, di 4 na bag. So, ipocompute mo na yon. After 1 month, mas malakas na silang kumain, so magkikin speed nila. So, ganun na naman, mag-additional ka na siguro kasi mas malalaki na sila. Either time is 2 doon sa feedings mo, feeding mo sa first month, so time is 2 na. Sa third month, mag time is 3 ka na at may mga alternate feedings ka na dyan para makuha mo yung ideal na kuha nila, yung weight at saka kuhan. Makuha mo yung total na ideal na net income mo. So, ganun yan. Kung estimatein natin yung feedings, siguro nasa kuha na rin, nasa grower na rin siguro. Kung gusto niyang mabilis lumaki, mas magastos. Pagka gusto niyang mabilis yung paglagi nila, pagka medyo matagal naman yung minimal feeding siya. So, ganun ang one. Pero kailangan, 4 months ang pinakamatagal para alagaan yung hito na maging marketable yung size niya. Within 4 months talaga. Opo. Kailangan may pondo talaga, tuloy-tuloy ang gastos din kasi pagdating sa hito. Oo. Kasi gagastos tayo yan talaga. Pero ang balik naman, Sir Edgar, ay malaki return of investment. malaki ang kita sa hito. Yung nasabi ko nga, nasa grower na yung kung option ng grower, kung gusto niya mas malaki ang kita niya, so 30% ang kikitain niya doon sa kuan kung yung gagamitin niya na feeding is puro commercial. Ngayon, kung mag-alternate feeding siya, mayroong 70% ang kikitain naman niya. Oo, malaki. Sabihin natin, puhunan niya is nasa 60 to 80,000 puhunan, di ba? Pwedeng 3 to times 4 ang kikitain. Tama, ganun, Sir Edgar? Ganun talaga ang suma total noon. Opo. Eh, ilang beses po ba nag-harvest sa hito? In a year, pwede kang mag-harvest ng kung nung ideal yung pan mo, pwede siyang 3 times in a year. Times? Oo, 3 times. Kasi pinakamatagal yung 4 months di 4, 8, 12. Opo, ano? Pero kasi do yung presyo ba ng hito, mabilis bumaba, mabilis din tumaas? Ganun ba? O nag-stabilize naman siya? Hindi. For the past month, noong October, sabihin mo, nasa 80, 90, gano'n. November, more or less, nandun sa 90 pesos. Tapos, December, umabot na ng 110, gano'n eh. Eh, ngayon, ang bentahan dun sa wholesale. Bali yung is 120, ganun. 110, 120. So, maganda talagang presyo. And sa 1,000 square meter, siguro makaka 240,000 ka. Minimum. Pero yung gasto, sabihin mo, gumastos ka ng 60.
malaki pa rin na iwan. Hmm. Maganda yan na ano, opportunity para doon sa mga kasama natin OFW na gusto mag-invest. Yeah. Siguradong babalik. Pero sabi nga, paalala sa atin ni Sir Edgar, eh, talagang pag-aalaga. Kailangan hands-on sa pag-aalaga. Oh, dapat oh, dapat nandun ka para at least makita mo. Kapag lumalaki, ano eh. Tanong mo kay Manong Edgar, eh, masaya eh. Makikita mo, lumalaki yung hito. Oo. Kaya, parang libangan na rin kasi ito eh, Sir Sindong eh. Parang libangan na ito eh. Yeah. Mayroon ka ng pagkakaan, may libangan ka pa. Mm. So, talagang ano, nakakaaliw itong ano, pag-iisda talaga. Opo. At hindi ka maubusan ng ulam. Kasi yun nga. Pagkain yan eh. Sir Edgar, eh, sa inyo ba, ano pa ba, uso pa ba sa inyo yung namimingwet? O net-net na lang? Yung mga anak ko, kung minsan kumukuha sila, mas gusto nilang bingwitin eh. Pwede oo, namang sayutin ka to eh. Nag-enjoy sila sa ganon. Oo, oo. Dati nung bata kami sa lolo ko, ganyan eh. Talaga pupunta kami doon ng weekend kasi mamimingwit kami ng isda. Oo, nakaka-excite kasi pagka, kwan, yung ikaw mismo, sarili mong huli eh. Yung ulamin mo eh. Kaya ngayon yung pinaplano ni Mrs. ko, dapat mag-repon tayong kwan, sa Along the Highway. May restaurant tayo, yung ano, yung cuts and eat, sabi niya, yung ikatap mo. Tapos, huli mo, iluto mo. Yun ang kwan ni Mrs. ko. Eh. Sabi ko, saka na, pag mayroon ng tayong budget, kako. Pero magandang idea yan. Kasi ngayon, marami talaga naghahanap ng bago. Ano ba yung mga ngayon, di ba yung mga sanggyupsal, luto mo, prito mo, kain mo, gano'n. Sa'yo, ihaw mo, kain mo, oh. Medyo matagal ka lang, papaypay ka. Anyway, maraming ano eh, lugar dun sa Central Park, dun sa Bimale, area ng labas ng San Carlos yata. Eh. Yung may pwesto silang mga ihawan sa kalsada. Sarap yun, mga inihaw na ano. Nahito. Bagoong silig, nakakalamansi. Gutom na yun. yun ang masarap dito sa hito eh. Kasi po yung ano niya, yung mismong laman ng hito, ang sarap eh, malaman. Hindi, talagang malambot. Ibang-iba po sa, ano, sa tilapia. Iba, pag sinabing hito talaga, asin lang eh, tapos hindi. Ano po? At ako? Asin, napigilan mo ako, nagugutom ako. Pero, ayun po, eh, medyo matrabaho talaga ang paghihito, pero sabi nga, balik naman ang puhunan mo eh, triple. Kailangan lang talaga, hands-on ka. Diba? Maganda itong ating, ano, ito, kasi ito pa, ilang episode na natin to related sa hito, pero kasi marami pa tayong dapat malaman sa hito eh. Yeah. Malawak po itong hito. Pero sir, next time, ibang isda naman na pag-uusapan natin, ha? Kontratahin na kita. Alam kong hindi lang hito ang yung expertise eh. Tilapia din. Ayan. So, sir, any ano po advice dun sa mga gustong pumasok dito sa paghihito? Ang may advice ko lang is maganda itong kwan, itong pag-aalaga ng hito talaga. Basta mayroon kang kaunting puhunan at halimbawa karamihan kasi itong mga backyard grazer natin ngayon, yun ang gustong alternative na kwan nila, pagkakitaan nila. Eh basta ayusin lang yung ano, yung concrete pan nila at pan, maganda itong alagaan at sa kita naman is maganda ang kita talaga dito. At ito yung pinakamadali, pinakamadaling alagaan talaga at pinakamatipid na alagaan din kaysa sa mga ibang isda o hayo. Talagang ito kikita ka.
sa paghihito. Medyo nakalimutan ko lang itanong, paano niyo naman bumina-market pala itong inyong alagang hito? Bago tayo magtapos. Itong market, dito pa lang sa mga kapitbahay mo, dito sa lugar natin, is marami ng bumibili. At yung mga iba, yung may mga tricycle sila, may kulong-kulong, kukuha sila ng mga 50 kilos, 40 kilos, ganyan, ilalako nila sa mga ibang barangay. Ganon, hindi na nakakarating sa palengke eh. Kaya yun yung, meron na silang hanap buhay din. Isa pa yun na kuhan natin, meron na silang kikitain. Lalo ngayon sa panahon ng pandemic, is yung kailangan ng pagkakitaan. Yung iba na lumalapit pa sa akin is OFW. Hindi na makabalik-balik. Kaya yun yung nagta-turn sila sa fish farming. Mm-mm. So, maganda talaga ito, pag-alaga ng hito. Opo. Saka parang abot kaya eh. Kasi, yun nga, meron mga nagtatricycle, laku-laku lang. Yung market, nandyan agad eh. Hindi na kailangan ng kung ano-ano pang marketing. Ikaw na mismo lalapitan pag nalaman nila na may hito ka. Oo, ganun talagang. Sa ibang, ano, sa ibang mga lugar naman, idinadayo pa nila yung ano yung mga kanila produkto nila kung halimbawa mga vegetable ganyan, pero ito talagang ano na eh, lumalapit na yung mga tao. Opo, kaya ito para sa ating mga OFW at yung mga gusto po pumasok or mag-venture dito sa pag sa agrikultura. Yan. Sir Edgar, maraming salamat po. Maraming salamat din po. Thank you, Manong Edgar. Thank you, sir. Rosindo, hanggang sa muli. Opo, hanggang sa susunod po. And Casendo, maraming salamat din po sa pagsama sa ating mga manonood. Hanggang dito po muna tayo. Pansamantala, maghihiwa-hiwalay tayo. Pero magbabalik po sa susunod na araw ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo.